Hi, mga ka-kitchen! Meron nga pala tayong pipino dito. Ano kayong magandang gawin dito? Ensiladang pipino na lang siguro. Lalagyan na lang natin siya ng twist. Imbis na ikakat natin siya ng pabilog, gagawin naman natin siyang pahaba. Mas advisable dito na peeler ang gagamitin natin. Kapag kakutsilyo kasi ang gagamitin natin, may tendency na makapal ang magawa natin. Pagkatapos, pwede na natin siyang timpla ng 5 kutsarang suka. Isunod naman natin ang pamintang pino at ang chili powder. Oops, dahan-dahan lang po sa paglagay ng chili powder, baka masobra naman sa anghang. Dagdagan na rin natin ng 1 kutsarang asukal para balanse ang lasa. Tapos, halu-haluin lang natin hanggang sa mag-blend ang mga pampalasang nilagay natin dito. At ang panghuli, lagyan natin ng asin para magbalanse ang tamis-asim nito. Halu-haluin lang po natin ulit hanggang sa matunaw ang asin. O ayan, okay na ang timpla niya. Lagyan naman natin ng konting twist. Pwede na natin siyang budburan ng sesame seeds. Nakakadagdag ito sa linamnam at lutong ng ating pipino. Optional lang din naman ito kung mayroon kayong available na sesame seeds. It's sticky man time! Naglaway kayo, no? Char lang! Parang may kulang kung ito lang kakainin ko. Parang gusto ko ng may side dish. Aha, meron nga pala ako nabiling hipon kanina. Tara guys, lutuin naman natin ang hipon. Stay put muna kayo dyan habang umunguya ako. Pero seryoso, napakasarap nito at healthy pa. Tara guys, hipon naman ang lutuin natin. Gawin naman natin dito sa hipon, tanggalan lang natin ang ulo at balat, pero iiwan natin ang kanyang buntot. Pagkatapos, itimplahan lang natin ng Mamacita's oyster sauce. Isunod naman natin ang pamintang pino. Budburan na rin natin ng garlic powder para mas mabango at malinamnam. Damihan natin ng garlic powder para the best ang sarap. Pagkatapos, budburan natin ng chili powder para may konting sipa. Dahan-dahan lang din sa paglagay ng chili powder, baka naman hindi natin makain sa sobrang anghang. At pagkatapos, pwede na natin lamutakin ito para manot ang lasa hanggang sa kaloob-looban ng hipon. Maghanda na rin ng harina at magsalang na ng kawali. Pagulungin lang po natin ang mga hipon sa harina. Hayan, fast forward tayo. Marunong naman yata kayo magprito ng hipon. Hayan ang finished product natin. Gayahin nyo na nang hindi kayo maglaway. Aminin nyo, madali lang lutuin. At madali lang din hanapin ang mga sangkap na ginamit ko dito. Tara, maglaway kayo ulit. Pero seryoso, napakasarap lalo na po yung hipon. Alam ko magugustuhan ito ng mga anak nyo. Siya, maraming salamat sa panunood. Sana patuloy nyo akong suportahan sa mga vlog ko. Sa mga hindi pa po nakapag-follow, please follow nyo po ako for more videos. Bye!